Yung malaking yung problema natin dati, karamihan maybe almost 50% doon sa dating pagkuha ng OEC ay yung ating nakakalimutan natin ang password. So isa yun po sa tinutukan namin na isa sa mga changes ngayon na kapag yung nagre-request kayo ng request to ano to give your temporary password ay ito po ay yung nasa SMS na po ana ay OTP na po ito sa so immediately makukuha niyo na po hindi na kayo magre-raise pa ng ticket maghihintay ng ilang araw para makuha niyo po yung inyong temporary password. So ito po sa isa sa mga innovation na nagawa namin. Okay, magandang gabi po. Ako po si Hil Orense, so kasama po ako ni Dr. Charles Tabu na pinangasiwaan yung paggawa nitong app at na-deliver po natin para sa mga kaibigan natin o business Filipino workers. So, ang sa akin po sa part ng program tonight is ipipresent ko po sa inyo yung user experience. So, pinag-isipan po natin itong app. Ang pinaka ano po natin layunin ay mapasimple kasi sabi nga hindi naman lahat mahilig sa smartphones or mahilig sa mga apps. So ang layunin lang po natin is mapasimple, maging maayos yung flow at maintindihan na mabilis ng ating mga OFW. So ang pinakaunang bubuwad ko kanina yung splash screen pag welcome lang sa first pag gamit natin ng app. And agad po itong pupunta sa login page. So kung mapapansin niyo po sa phase 1 ngayon, tinatawag po natin phase 1, yung pinakaunang release, ay ang login po natin gagamitin ay yung current na ginagamit na sa e-reg database natin. Kasi po, yung sign up na feature with usually sa mga app na So ito po yung ano login screen. Ang gagamitin po natin dito ay yung details natin sa e-reg na ginamit natin nung una tayong maging OFW. So ilalagay lang po natin yung email natin at password. Tsaka po tayo papasok. So sa una nating login, may nababasa po akong tanong sa chat box regarding the security. Unang ano po, dagdag natin feature para makasiguro tayo na yung account natin ay hindi magagamit ng iba. Ay i-re-register po natin, i-re-register po natin yung ating mobile number. So kung nasaan man po tayo, kahit foreign number ang ginagamit natin, pwede po natin itong gamitin. Ilalagay lang po natin dito yung mobile number. And then makaka-receive po tayo na tinatawag na one-time password. So makukuha niyo po yon dun sa SMS niyo or sa text niyo po na gamit yung inyong mobile number. And then, ipapasok ninyo po and then submit. So, yung process po na yun is in-ensure na yung may hawak ng phone and then yun yung number na ginagamit ninyo at marireceive ninyo and then kayo po yung may-ari ng account. And then meron po tayo as policy po for sa data privacy, meron tayong privacy policy na i-accept niya lang. And then pupunta po tayo, again, another level of security na yung i-upload nating dokumento, which is ang primary po na document for the OFW pass, ay yung passport, ay sa inyo po. So, i-click nyo lang po yung next, and then mag-prompt po yan, magbibigay ng instruction kung anong gagawin, i-picturean po natin yung passport, and then afterwards, magtitake po tayo ng selfie. So, ito po, iko-compare yung mukha na nasa passport sa actual na umahawak ng cellphone. So, magsi-selfie tayo, iko-compare po ng app yung passport tsaka yung selfie. So, i-analyze niya po para makasiguro na kayo talaga yung may hawak ng phone at then yung may-ari ng passport. So, after that po, nakita ko rin sa chat box na may mga nagtatanong regarding sa maraming requirements dati ng OEC. Dito po, mas pinadali natin. Actually, using the app, ang primary natin gagamitin is yung passport. And then, pag-aalis na tayo, is of course, i-insure natin na may valid kayong visa. Ano po? So, and then sa contract po, kung nakikita nyo yung nag-green, after the passport verification, kina-counter check niya po yung pangalan niyo
sa database ng BMW kung may verified yung contract. So, halimbawa, balik mang gagawa, automatic na po yun mangyayari sa background. Tapos, kung may makita siya, makikita po sa app na na-verify yung kontrata. Tapos, after that, you can see po yung OFW pass. So, ganito po ang itsura ng OFW pass. Makikita nyo lang yung last name, first name, middle name, birthday, yung passport na number, and then of course, dahil dun sa contract verification na sa database, makikita dito yung contract expiration. And then yung lifetime ID nyo po, gagamitin natin yung employee registration number nyo, that will be your lifetime ID as mentioned ni Sec kanina. So, ito po yung ano, kung makikita nyo sa screen, same lang din po yung process sa visa. Pag-aalis na, magkakaroon po tayo ng alerts na kakailanganin ninyo na i-update yung document nyo. So, kung makapansin nyo, passport lang muna and then verified contract, meron na kayong identification ano, or yung OFW pass na makikita sa screen nyo. Pero, once na alis kayo, habang umuwi kayo and then may schedule na kayo ng balik, i-rewind po kayo ng app na i-complete po yung requirement. Yung third requirement would be the visa. So, same lang din po. I-capture niya lang din yung visa ninyo and then extract niya yung data and then afterwards po, yun na yung ano, yun na yung magiging patunay after scanning na ano po kayo, makakaalis po kayo. So, nangin na lang po signal ko ng purple po. So yun po, ulitin ko, passport, visa, and then yung verified contract na nasa database na yung makikita natin. So, makita ko lang po ulit yung WPAPS, naputo lang po. So maliban po dito sa ano sa unang version ko, ito po yung ilo-launch natin. Ito na po, sapat na po ito para pamalit sa OEC. Pero sa mga susunod po na phases of the banggit po ni Sec, ni Yusek PY, marami pa po tayong servicio na isasama po dito. Kaya po importante itong QR code na upon coordination po, ano pa yung ipag-usap namin, like with Chesa, and iba pang mga servicio ng gobyerno. Ito lang po ang kailangan nyong ipakita para magpapatunay na kayo ay isang OFW at then makukuha na po nila lahat na kailangan nilang information. Of course, pag nirequest po nila yung information, i-allow lang po natin yun dun sa app. So, yun lang po yung, ano, yung presentation. Ito po. Ganito kasi yung tipo. Yung problema natin dati, karamihan, maybe almost 50% doon sa dating pagkuha ng OEC ay yung ating nakakalimutan natin ng password. So isa yun po sa tinutukan namin na isa sa mga changes ngayon na kapag yung nagre-request kayo ng request to ano to give your temporary password ay ito po ay yung nasa SMS na po ana ay OTP na po ito. So immediately makukuha niyo na po, hindi na kayo magre-raise pa ng ticket, maghihintay ng ilang araw para makuha niyo po yung inyong temporary password. So ito po ay isa sa mga innovation na nagawa namin. Second, since ano na tayo, OFW pass, digital na tayo, nakikita po natin ang future. So, ito first, ano pa lang natin ito, first blast pa lang natin ito sa ating digital transformation na binibigay ng ating department. Isa sa mga next na nakikita natin, o mga future plans natin about this is, since kakabit na rin tayo sa mga iba't-ibang sangay ng gobyerno, isa rin sa mga natalakay dito ay yung ano yung e-gate na probably very soon, just for ease of ano sa ating paglalakbay,
ay ipapakita lang natin ang ating QR code o yung OFW pass na nasa phone natin, ay mabibigyan po tayo ng prioridad para sa ating paglabas sa ating bansa. Tapos, isa rin doon sa mga nakikita natin ng mga future change, future development ng OFW pass na ito ay yung marami na rin po nakiki mga sangay ng gobyerno sa ibang bansa, lalo na sa Saudi Arabia, nakaka-receive rin po tayo ng mga request na makikipag-join sila, lalo ng Musanet, lalo ng Kiwa. So mapapabilis po ang verification ng ating mga dokumento, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi ang mga dokumento rin na kinakailangan ng ibang bansa. So yun po yung isa sa ating mga yung future po ng ating